6:43 ang ating oras, mga kapuso. Paano ba ito? Ano ba mangyayari dito? May ilang mga senador sinasabi, kasuhan, tuluyan na yan si Corona. Meron na may iba nagsasabi, tama na. Sinisante na natin eh. Okay, wag nang kasuhan yan. Ayun, dininim pa namin live. Magandang umaga! Magandang umaga rin sa iyo, Mike. Sinuportahan ni na Senators Kiko Pangilinan at Alan Peter Cayetano ang pagpupursige ng ombudsman na masampahan ng kasong kriminal si dating Chief Justice Renato Corona. May kahit sa dalawang senador, makatwiran lamang na papanagutin si Corona sa batas kung matutukoy na nanggaling sa katiwalian ang natuklasan na milyones at real estate properties nito. Diin ni Pangilinan, hustisya ang dapat na mangibabaw sa kaso ni Corona sa halip na awa o compassion. Giit din ni Cayetano, walang lugar sa justice system ang compassion at exemption sa batas, lalo na kapag malaking tao ang sangkot. Ayon kay Cayetano, ikadidismayan ng lahat kung patuloy na makikita na ibang hustisya para sa mayayaman at malalaking tao na nasa ospital kapag nahuling lumabag sa batas habang ang isang mahirap na nagnakaw na isang grocery item ay agad na nakakalaboso. Pag mali, yung sinasabi nila yung dyan sa impeachment, eh, napatunayan natin, pantay-pantay ang mga tao. Well, yun ang sinasabi nila. Ano kasasabi mo lang? Pag malaking tao ka, mayaman ka, makapangyarihan ka, mataas ang pwesto mo, takasala ka. Sa ospital. Ano? Nasa ospital ka. Arrest. Oh. Kaya rest house arrest. Pag isa ka doon sa mga pakalat-kalat sa kalyet nang nagnakaw ka ng isang candy. Kasi hindi pa naman paliwanag. Malamang yan, baka bugbugsarado ka pa. Pero proud na proud ang Pilipinas ngayon. Nakapag-impeach tayo ng isang malaking ista. Oo, pantay-pantay ang mga Pilipino. Sa mata ng matas, sa nakapiring na simbolo na mata. Diyan ka ba? Yes, Mike. Oh, sige. Tuloy mo. Ang sinasabi din ni Senator Cayetano, ang sakit naman, pagalingin muna, palabasin daw ng ospital, tapos kasuhan na. Sa ngayon, kinukonsidera di umano ng ombudsman at ng BIR na kasuhan si Corona dahil sa posibleng money laundering at pagkakamal di umano ng Ilgatin Wells. May sinasabi President Juan Ponce Enrile, Senators Escudero, Soto, Angara at Estrada, ang nagmungkahi na tantanan na si Corona bilang konsiderasyon dahil wala na umunong bibigat pang parusa sa pagkakasipa bilang Chief Justice dito kay Corona. Pero mayroong text dito si Mang Benji ngayong umaga. Simpleng-simple lang ang text niya. Pupirma muna sila ng waiver. Okay, sabi ni dating Pangulong Erap, di ba? Corona kayo ng Corona, tapos na si Corona, kayo naman! Hoy! Ito lang, Mike. Niligaw niyo usapan, ha? Kala niyo, ano ka mo? Di ba, ayaw pumirma ni Presidente Nainoy ng waiver. Ayaw, kaya lang. Sabi nung kanyang takapagsalita, si Balte, bae, sabi, kung ano tawag daw doon? Arte lang. May sinabing ano na yan? Theatrics lang daw yun. Palabas lang daw yun. Ano? Hindi ba kayo nakakaintindi nung salitang simbolo? Ha? Theatrics? Arte lang daw yun. Sabi ni Balte. Naalat tayo. Sama namang umpisa na ng weekend na ito naman. Ay, di ba yung mga congressman? Ibig sabihin, lahat yung mga iba, pumapapel, umi-epal, sumisimple. Hanta kaming pumirma. Payag kaming pumirma. Pumirma na lang kayo! Kung ano nang pa pinanganganawanin nyo. Mga kapuso. Simple lang yan. Pipirma ba kayo o hindi? Handa akong pumirma. Payag akong pumirma. Pipirma kayo. Pumirma ka na, hoy! Okay. Mali. Ha? Basta ito. Alam niyang mga tiga-gobyerno to, talagang pinaiinit ang ulo ni Mike Enriquez tuwing umaga eh. Easy. Ito na lang. Panahon ni Erap, di ba? Sabi niya panapanahon weather. Tatawanan ako ng mga kamera dito, bilisan mo. Iiwan ko lang tong punchline ko. Di ba sabi ni dating Pangulo Era, panapanahon weather. Okay, ngayon kay Corona, waiver lang. Anong kapuso, hindi yung parabola ng GMA Super Radio. Ayan, bago yun, sabi din yung parabola, sabi daw ni Era nung araw, tatandaan nyo, weather lang yan. Kay Corona naman, waiver lang yan.